Ajuda al programa Oro DWIZ. Observación, reacción at opinión. Oro. Observasyon sa malalaking balitang bumutok sa araw na ito. Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinyon ng publiko sa mga isyung sangkot ang bawat mamamayan. Lunes hanggang Biyernes. Oro sa DWIZ. Kasama si David Oro. Oro sa DWIZ. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon na bayan. Sumasayang programang ORO sa DWIZ, ORO sa DWIZ, Observasyon, Reaksyon, Opinyon sa DWIZ. Ang inyong lingkod, David Oro po lamang. At kumusta po kayo, mga minamahal po namin taga-subaybay? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo po sa karamdaman. Pero hindi ho kagandahan ang mga obserbasyon natin kaugnay ng mga balita sa nakalipas na ilang oras. At mayroon po tayong balita na, matapos nga po itong big time na price increase sa ilang mga produktong petrolyo, may nakaamba na naman daw po na taas presyo ng produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Aray ko po. At kabilang ho dito, ang sinasabi nga po sa report na asahan na naman ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito po ay batay sa pagtaya ng oil industry na posibleng nasa, malaki-laki rin po ito, mga minamahal po namin taga-subaybay, 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Aba, yung nakaraan 6 pesos mahigit So nasa 60 centavos hanggang 90 centavos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. At una na pong binanggit ng Oil Industry Management Bureau na ang director nito ay si Rino Abad. Ang desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, na bawasan ang produksyon ng langis ng 2 milyong barrels dahil sa pagbaba po ng presyo ng langis kasunod ng pagtaas ng interest naman sa Estados Unidos. So ito po ay sinasabing epekto pa rin ng tinatawag po na demand kaugnay po ng ng langis sa Estados Unidos. So ang nagdidikta ay yung pong presyo sa mismong international market. Ayan, okay. So isa po yan sa mga balitang ating tinututukan. At maliban po dito, ang isa pa sa mga balitang naoobserbahan po at inoobserbahan rin po ng ating mga kababayan ay may kaugnayan po dito sa isa na namang bagyo na nasa Philippine Area of Responsibility. Oo, si Maymay ay balita po natin ay mukhang nakaalis na. Pero ito pong bagyong si Neneng ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay bahagyang humina. Ang bagyong si Neneng, bagaman bumilis ito habang tinatahak ang pakanlurang, timog kanlurang direksyon. At ang sentro po ng bagyong Neneng ay pinakahuling namataan sa layong 835 kilometers silangan ng dulong hilagang Luzon. So Northern Luzon po ang target pa rin ng bagyong ito. Paglay po ng bagyong Neneng, ang pinakamalakas na hanging umabot sa 45 kilometers kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umabot sa 55 kilometers kada oras. Ang bagyong Neneng ay kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At ayon po sa PAGASA ay posibleng maglabas sila ng mga lugar sa eastern portion ng Northern Luzon na nasa ilalim ng wind signal number 1 ngayong hapon. Kaya abangan po natin ito. Malamang mga bandang alas 5 na ng hapon ito maglalabas
ang pag-asa dahil nga po sa inaasahang malakas na hanging dulot po ng bagyong Neneng. Mamayang gabi o bukas ng umaga ay inaasahang kikilos naman po pakanluran, timog kanluran ang bagyong Neneng at posibleng lumakas pa habang nasa ibabaw po ng Philippine Sea. Posible po itong humatak ng kanyang puwersa. Posibleng maabot din ang bagyong Neneng ang tropical storm category bukas ng gabi o Linggo ng umaga. So meaning to say, meron ho tayong hindi magandang lagay ng panahon over the weekend. Kaya yung mga pabiyahe, mag-monitor ho kayo palagi ha, sa DWIC at ICTV sa pamamagitan po ng inyong mga makabagong radyo, television sa inyong mga telepono. Ang Facebook Live ng DWIC at ang Facebook at ang YouTube Live. At syempre, kami po ay patuloy nyo rin masusubaybayan sa pamamagitan naman po ng ICTV Channel 23. Yan po, mapapunod nyo kami sa pamamagitan po ng pag-check sa inyo pong mga TV set para po mamonitor nyo po ang Channel 23. Oras po natin, 10 minuto, makalipas po ang alas 3 ng hapon. Okay, isa ho sa mga... Okay, yan. Nag-text na si... Nag-text na si Colonel Red Maranan. Oh, congratulations, ha? Police Colonel Red Maranan. Siya po ang bagong chief ng PNP... PIO. Ayan. Oh, mabuti na malinaw. Siya po ang bagong hepe ng PNP Public Information Office. At congratulations, ha? Police Colonel Red Maranan. Napakasipag at maasahang official po ito ng police na hinahandle niya ho ngayon ang PNP PIO office dyan po sa Campo Corame. Congratulations. At titingnan po natin at maya-maya makakapanayan po natin siya. May kaugnayan po dito sa impormasyon na ano na nga ba ang update po dito sa sinasabing death threat sa ilang pong mga kagawad po ng media. Ayan. Alam niyo kasi ito pong ating pong PNP PIO ay lumilitaw na member po ng Presidential Task Force on Media Security. Maliban po sa mga opisyal ng Malacañang, under po naman sa Office of the Press Secretary, kabilang ho dito syempre ang PNP PIO at mga PIO ng iba't ibang mga tanggapan po ng ating pulisya na nakatutok ho dito sa seguridad ng ating pong mga kinatawan ng media. Kaya minarapat po na po natin na makapanayam ang bagong PNP PIO chief sa katawan po ni Police Colonel Red Maranan. Magandang hapon po sa inyo, Colonel Maranan. Unang-una, congratulations. Live na po tayo sa DWIZ at ICTV. Sir? Magandang hapon sa iyo, David, at sa iyong libo-libong mga tagapakinig at sa Opo. Ating mga kababayan. Magandang hapon. Magandang hapon at maraming salamat po sa panahon ninyo. Colonel, so we understand na ang PNP-PIO, yung inyong opisina, ay umaaktong member po ng Presidential Task Force on Media Security. At I understand... ay meron ho kayong task kaugnay po nitong ilang mga concern sa ilang po mga media man na umano'y nakakatanggap po ng death threat. At isa nga po sa mga nabalita ay ito po mga kilala natin o kaibigan nating mga anchor ng TV5 na sina Ed Lingaw at si Lord De Vera. Ano na pong update dito, Colonel Maranan, sir? Unang-una, David, ang PIO sa katauhan natin ay siyang umaaktong focal person doon sa Presidential Task Force on Media Security kaya yung ating opisina ay talaga namang nakatutok sa mga kaganapan pagka ang involved ay yung mga kapatid natin sa pamamahayag. Yeah, opo. Okay. So
Ito pong kasong ito ay tinutukan niyo na. So, meron ho ba tayong makukuhang update? Natukoy na ho ba natin, Colonel Maranan, kung ano ho ba ang nasa likod ng mga pagbabantang ito? Meron po bang natukoy na na posibleng mga nasa likod ng pagbabanta dito sa mga kasama nating media man? Ano pong development na, Colonel Maranan? Unang-una, David, si Mr. Edling Gao at saka si Lord Rivera ay siya po ay ating na-advisan na magpunta sa ating tinatawag na anti-cybercrime team. Sila naman po ay nagpakita doon at in-entertain po siya ng ating chief ng Eastern District Anti-Cybercrime Team at doon ay inilahad nila yung sa tingin nila ay banta sa kanilang buhay. Opa. At dahil doon, yung ating cybercrime team ay nagsagawa at kasalukuyang nagsasagawa pa ng pananaliksik, na sa ganun matukoy kung saan ang gagaling yung mga threat na iyon. Ang importante, David, dito talagang tinututukan ng PNP yung ganyang mga threat sa ating mga kapatid na namamahayag. Ayun, very good. At kaya ho anti-cybercrime sapagkat ito pong alleged death threat ay idinaan po sa pamamagitan po ng text message po. Tama ho ba? Text message, Colonel? Ang pagkakaalam po ay Twitter. Twitter, yeah. Na-threat nung isang account. Ayun, oo. And napakahalaga po kasi nito, Colonel, sapagkat sariwa pa ho sa atin ang nangyari dito nga kay isa pang media man na si Percy Lapid. Kaya talagang posible ho talaga na may katotohanan din po at sineseryoso po ng inyong tanggapan at ng Presidential Task Force on Media Security ang ganito mga pagbabanta. Di po ba, Colonel Maranan? Tama ka, David, sapagkat sa amin, sa PNP, ang policy ng Philippine National Police ay talagang huwag walang bahala ang ganyang mga klase ng pananakot sapagkat yan ay iimbestigahan muna natin, Opa. Para makita talaga yung authenticity o yung katotohanan ng pananakot. Pero kung kayo po ay nakaka-receive ng ganyan, huwag niyo pong ipagwalang bahala. Pumunta po kayo sa PNP at ng ating pong maimbestigahan na ganyan. Yeah. At nabalitaan din po namin, Colonel Maranan, na sa pamamagitan nga po ng direktiba mula kay Chief PNP Rodolfo Azurin Jr. at siyempre, galing na rin po naman kay DILG Secretary Benhar Abalos na magsagawa po ang ating PNP ng pakikipag-ugnayan sa mga media at nabalitaan ho namin from time to time o meron hong mga ginawa talagang pakikipag-ugnayan ang bawat distrito po ng ating pulisya sa mga media man na kanilang nasasakupan po sa kanilang distrito, Colonel. Tama ka, David. Nung nangyari po yan sa ating mamamahayag na si Percy Lapid, ay agad pong nagbigay ng kautusan ang ating pamunuan sa pamunguna ng ating Chief PNP Rodolfo Azurin Jr. na ang ating pong mga kapulisan ay agad nang makipag-ugnayan sa ating mga mamamahayag na nandyan sa kanilang area of responsibility. Dahil sa ganon, ay malaman kaagad natin kung sino ba sa kanila ang nakakatanggap ng ganyang mga pagbabanta. At sabi nga, maunahan natin. Mabigyan na kaagad natin ng proteksyon para hindi tayo reactive sa mga nangyayari. So dahil dyan, agad naman tumalima yung ating mga ground commander sa pangunguna ng ating mga regional director at nakipag-ugnayan yung ating mga focal person sa ating mga kapatid sa pamamahayag. Ayun, at alam niyo ho, Colonel, personally nagpapasalamat po ako at na-feel ho namin sa bilang mga media man. Minsan ho talaga sa trabaho namin, hindi ho namin sinasadya pero talagang may nasasagasaan ho kami minsan, Colonel, pero kapag nandyan ho kayo, at least na-feel na ho namin na meron ho kaming pwedeng sandalan, Colonel Maranan, ang PNP. Totoo yan, David. Ang pagturing ng PNP sa ating mga mamamahayag ay partner. Partner tayo sa pagtupad ng ating tungkulin. Kasi ang PNP may sariling tungkulin, ganoon din ang ating mga mamamahayag, may tungkulin yan. Yeah. Kaya ang aming pagturing sa mga mamamahayag
na katulad mo, katulad ng ating mga kaibigan, tayo okay. naman matagal na rin dito sa serbisyo. Marami tayong naging kaibigan na mamamahayag. Talagang partner ang pagturing natin dyan. Ay, salamat. Pag partner mo, iniingatan mo. At yeah. yung sinisecure talaga. Salamat naman po. Siyempre, hindi naman ho natin... masasabing nila lahat, ang nakakalungkot din ho, minsan talaga, tama rin ho minsan na meron ding ilang mga media man na umaabuso rin sa kanilang tungkulin. Pero sapat ho ba naman na umabot po sa punto na sila po ay patayin o tapusin ang buhay po nila para manahimik? Ay, ano ho bang dapat gawin talaga, Kernel, kapag may umaabuso naman sa tungkulin bilang media man? Maganda ho siguro, sampahan ng kaso talaga, Kernel, ano? Tama ka, ano? Walang katanggap-tanggap na dahilan. Opa. Para ang isang buhay ay kitilin mo, no? Walang pwedeng maging dahilan or valid reason para pumatay ng tao. Yeah. Ang ano natin dito, David, kung may nagawa na sa tingin mo ay kamalian yung kapwa mo. Opo. Nandiyan ang ating hustisya, no? Nandiyan yung ating prosesong legal. So magsampa ka ng demanda, magkaroon ng mga hearing, magpakitaan kayo ng ebidensya at malaman kung sino ang nagkamali. So yan ang tunay na demokrasya. Tama naman, oo. So Colonel, malapit na kayo maging general sa yung position. Nasaan niyo ngayon, Colonel, ang position? Nasaan ngayon ang pagkakataon, Colonel Maranan, para i-address po ang mga kasama natin sa media hinggil po dito sa inyong mga ginagawang hakbangin at the same time ang taong bayan sa kabuuan? Go ahead po, Colonel Red Maranan, sir. Maraming salamat, David, sa pagkakataon, ano? Sa atin pong mga kapartner at mga kaibigan na mamamahayag, kayo po ay aming binibigyan ng kasiguruhan na sa pagtupad ng inyong isang maselang tungkulin para ipahayag ang katotohanan at mga nangyayari dito sa ating paligid, ang inyo pong PNP ang siyang magbibigay ng seguridad sa inyo. Basta ang hinihiling lang po natin ay kung kayo'y may mga natatanggap na threat at pagbabanta, agad-agad niyong ipagbigay alam sa amin pong mga opisina na malapit sa inyo. At sigurado po kami, aaksyonan yan sapagkat ang policy po ng ating chief PNP na ay lagi pong unahin at bigyang prioridad ang mga pangangailangan pansiguridad ng ating mga kapatid na namamahayag. So wag po kayong mag-alala, ang PNP po ay talagang nakatutok sa inyo. Sa katunayan, kung iyong mapapansin, David, pagka may mga kasamahan tayo na sinasawimpalad sa pagtupad ng kanilang tungkulin, ay agad na nagki-create ng SITG or yung Special Investigation Task Force ang PNP. Correct. At nasa ganun, agad na matutukan. Ano? Mm-hmm. Yan ay isang matibay na hakbang na talaga namang napapabilis ang pag-solve ng isang kaso pag ang isang kaso ay tinutukan ng SITG. Opo. So sana ang ating mga kapatid sa pamamahayag, ang ating mga kaibigan na mga periodista at lahat ng may kinalaman po sa pagpapalaganap ng katotohanan, makapagpatuloy sa kanilang gawain sapagkat ang PNP po ay nandito upang kaibigan na seguridad. Thank you very much. Sa ngalan po ng buong pwersa ng mga mamamahayag, media man po at sa ating bansa, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Police Colonel Maranan, at syempre sa pamunuan po ng PNP at DILG sa inyong pagmamalasakit sa mga media man na katulad po namin. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa pagkakataon. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Inyo pong napakinggan. Si Police Colonel Red Maranan, siya po ang bagong chief ng PNP Public Information Office. Congratulations, Colonel Red Maranan. Ayan, oras po natin, alas 3:23 ng hapon. Oo. So, patuloy pa rin natin syempreng minomonitor ang development dyan kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay nito mga kasama nating media man. At the same time ay inaabangan rin po natin ang update nga po sa kaso naman ng isa pa nating kilalang mamamahayag na si Percy Lapid. At we understand na ginagawa naman po ng ating mga kinukulan sa hanay po ng PNP at ng DILG ang lahat na magagawa para madakip ang mga gunman at matukoy din naman
ang nasa likod o ang mastermind ng naturang krimen. Kaya, well, ina-acknowledge mo namin ang ginagawa pong pagsisikap ng ating pamahalaan, syempre, under the sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po na-create po yung tinatawag na Presidential Task Force. Pag sinabing task force, hindi lang po ito sa panig ng PNP, ha? Kabilang ho dito mismo ang Office of the Press Secretary at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ito pong Presidential Task Force on Media Security. Yan, siguridad po para sa mga media man. At siguro, pakiusap ko rin sa mga kasama nating media man ay maging patas din, maging fair din sa mga ibinabalita. At the same time ay maging wag naman below the belt, ika nga. Ayan. At para maiwasan po natin na tayo po ay malagay din naman sa alanganin. Kaya ingat-ingat lang, mga kasama nating media man, mag-ingat din po tayo kung paano po tayo naglalakbay, buwabiyahe patungo sa ating trabaho, ano pa mga aktibidad natin. Ay gagawa rin po tayo siguro ng mga hakbang para bagu-baguhin ang ating mga ruta para hindi po tayo mapaghandaan ng mga masasamang loob. Okay, so maya-maya po naman ay hindi umukay yung isang interview natin, pero okay lang. At ito ho naman kasing isa pang napaksa mamaya after po ng break natin ay nakatutok ho dito sa issue po ng, alam niyo ho ba na ang buwan ng Oktubre ay tinutukoy po na Depression and Mental Health Awareness Month? And actually, yung nakalipas na araw po ng October 10, Monday, yun po ang tinutukoy na Depression and Mental Health Awareness Day. Yun. Pero yung kabuwan po ng Oktubre ay tinutukoy nga po na Depression and Mental Health Awareness Month. Sa obserbasyon ng ating mga kababayan, ay talagang dumarami ho talaga ang dumaranas po ng depression at tinatawag po na mental health. Naidagdag na ho dito yung epekto ho ng pandemic. Marami sa mga kababayan po natin, marami lalong-lalo sa mga kabataan, ay nakakalungkot. Yung iba nga po ay kinitil pa ang kanilang sariling buhay dahil nga po dito sa matinding depresyon at naging epekto ay ang kanilang mental health ay hindi ho nila nakayanan. Kaya yung iba po ay talagang nagpakamatay pa. So magandang matalakay po natin to at mamaya kakausap po tayo ng isang eksperto sa mental health. Isa hong psychiatrist makalipas po lamang mamaya ng ating unang break. In the meantime, siguro tayo may mag-break ho muna sa DWIZ. Hello mga mami, maikling tips lamang mula po sa Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Napapansin niyo ho ba na yung ginagamit yung suklay, minsan eh napakarumi na po, no? At mayroon pang mga singit-singit na mga maitim. Aba mahirap pong tanggalin yan. Pero kung gagamit ho tayo ng ilang solusyon, ng ilang patak lamang po naman ng Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid, sa isang maligamgam na tubig, ibabad po yung suklay doon. At pagkatapos ng ilang oras, saka po natin i-brush ng isang lumang sipilyo, ha? Tiyak na mawawala na po yung mga residue na yan na tinatawag na mga makapit na dumi sa ating suklay. Oras po natin, alas 3:32 ng hapon. Okay. Ngayon ay araw ng Friday, ano? Kaya medyo doon tayo sa medyo lighter side ng mga balita. Pero kung titingnan, hindi lamang ito dapat na isang tabi. Yung pong may kaugnayan sa matinding stress
o matinding depresyon na dinaranas po ng ating mga kabataan. Eh alam niyo ho, dito nga po sa ilang naobserbahan ng mga kababayan po natin, tulad ito, mayroong isang nagsalita dito, sabi niya, para akong dagang nasa treadwheel, takbo ng takbo pero walang nararating. Nagtatrabaho ako ng 16 na oras araw-araw at halos wala akong day off kahit weekend. Ito yung damdamin ng ilang mga kabataan. Ano? Naiinis ako kasi nakikita ko lang ang anak ko kapag tulog na siya. Ayun, ito'y kabataang inano. Nagkakasakit na ako dahil sa stress. Ayan. Yan po yung isang reaksyon ng ilang mga biktima po ng stress. So, sa kaso nitong isang na-interviewing ito at nagsabi ng kanyang damdamin, kung titingnan po ang ginawang survey sa mental health charity, ito po yung sa ibang bansa, no, sa United Kingdom. Alam niyo ho ba na isa sa limang manggagawa sa na taga-Britain, ha? Ang nagsabi na nagkakasakit sila dahil sa stress sa trabaho at isa sa apat ang napapaiyak dahil sa sobrang pressure. Nang bumagsak ang ekonomiya nitong nakalipas na ilang taon. O yun, ang dami ho talagang na-stress. Ang dami hong na-stress dahil nga po bagsak ang ekonomiya, nasira ang nawala ang kanilang mga trabaho. Maraming nawala ng trabaho. Ang iba naman po ay mayroong mga negosyo pero nawala rin po ang negosyo nila, ano? Oo. So, ang dami mga nagiging dahilan. Oo. Ano nga ba yung mga stress na sinasabi? Nagiging dahilan ng stress. Ito po yung pagiging di panatag. Sa financial man o iba pa. Halimbawa rin naman, nakaka-stress din yung sobrang dami ng gawain. Nakaka-stress din kung kayo ay mayroong hindi pagkakasundo sa loob man ng tahanan o kaya sa trabaho. Ayan. At pwede rin maging dahilan ng stress yung mga masaklap na karanasan. O mga problema sa loob ng tahanan, pwedeng nawala yung mahal mo sa buhay. Diba? Ano po bang epekto ng stress sa katawan? Ang dami na pwedeng maging epekto. Pwede ho tayong magkasakit. Ayan. At pagkasagad sa emosyon. Yung magiging epekto ng stress. Hindi pagkakatulog. At pag matindi masyadong stress, babagsak na nga po ito sa depresyon. Ayan. At syempre, masisira ang pakikipag-ugnayan mo rin marahil sa iyong pamilya at mga katrabaho kapag ikaw ay stress. Dito sa isang artikulo na binabasa ko, ang sabi rito, kapag na-stress ka, mayroong kahanga-hangang sistema sa iyong katawan na agad namang rumiresponde. Ang galing ng pagkagawa sa atin ng Diyos, ano? Meron po pala rin naman talaga tayong mayroong tagasalag. Ayon po sa report o ayon sa artikulong binabasa ko, naglalabas itong bahagi ng ating katawan o sistema ng ating katawan ng hormon na nagpapabilis ng paghinga at tibok ng puso at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ayun. So meron palang tinatawag na kahit papano ay gagana yung ating katawan para mapaglabanan ng stress. Pero para higit pa nating ma-discuss ang bagay na ito, ay minarapat po nating makipag-usap sa isa pong manggagamot sa isip. Psychiatrist ang tawag ko sa kanya, no? Kaibigan po natin to, matagal na. At nasa linya na po natin si Dr. Babes Arsena. Dr. Babes, long time no see. How are you? Live na tayo sa DWIC at ICTV. Ma'am? Hi, Dave. Kamusta? Ito po. Hindi na lumaki. At least madami kang tinutulungan, Dave. Salamat po. Doktora, tulungan niyo nga po kami sapagkat ang dami ho talagang na-stress sa panahon natin ngayon. Siguro dahil nga po sa tindi ng pandemic ito, ang daming naging problemang na-create po nito. Sa inyo po bang trabaho bilang psychiatrist?
Eh, mukhang punong-puno rin ho kayo ng mga pasyente, doktora, na lumalapit sa inyo, no? Actually, medyo madami. Opo. Since the pandemic. Correct. At ano po usually, doktora Babes, ang mga dahilan po ng stress o depression na pasyente na inilalapit sa inyo? Dahil sa pandemic, ang dami kasing mga health factors that are connected, no? Yeah. Lalo na sa, depende sa age. Mm-hmm. And not only that, ang mga bataan kasi, meron mga social isolation issues, nagkakaroon problems, no? When it comes to their classes. Mm-hmm. And at the same time, dun sa mga elderly natin, since may mga situations ng hospital visit, hindi na siya alagaan. Sa high incidence of anxiety and depression, sabi natin, almost all ages. Mm-hmm. So yun yung mga issues sa these. Opo. Nagkaroon sila ng anxiety, depression, lahat halos kanyo ng AIDS, magmula sa kabataan hanggang sa mga ano no, sa mga adults. Sa mga adults halimbawa po, ano po ito? Ang isang reason ay yung kawalan po ng trabaho, at, kawalan din po ng o dahil sa pagkamatay ng marahil mahal, mga mahal sa buhay, doktora. All factors na sinabi mo actually, Dave. Opo. Testado yung mga tao. And not only that, no? Dahil nga sa sunod na time, lalo na nung nag-isa pa lang ang pandemic, no? Because we are there. Opa. We were there. We bravely, no? Patients with the COVID. Mm-hmm. Ang sabi ko lang na ang laki ng pagbabago na ginawa sa buhay natin. Correct. Mm-hmm. At sa mga kabataan, yung normal ho na dating nararanasan nila na nakikipag-mingle sila sa mga kapwa kabataan nila, nag-i-enjoy sila, eh para ho silang kinulong na matagal, ano? At ito ang naging dahilan para yung iba ho, di ho ba, Dr. Babes, ay hindi ho nakayanan yung tinatawag po ng mga online classes, at yung iba nga po ay na-stress at nagpakamatay pa nga po. May ganyan mga kaso? Sad to say na may mga kabataan who were not able to serve. And not only sa mga kabataan, but other age gaps also, no? Or age group. Opa. Depende kasi sa case-to-case basis, lalo kung daming pinagdadaanan, ang daming losses, syempre mas apatado sila. Yeah. Okay. Halimbawa po sa ganitong mga sitwasyon, ang isang kabataan na lumapit sa inyo, halimbawa ay may ganitong nararanasan na matinding stress at matinding depression. Ano po ang proseso? Pwede niyo ba kaming bigyan ng konting proseso para matulungan niyo po ang isang pasyente na magkaroon ng positibong pananaw sa kanyang buhay at makarecover siya? Mayroon bang pag-asa na makarecover pa talaga, doktora? Depression naman is treatable, Dave. Opo. Especially if it's treated at the early symptoms of the depression. Yeah. Napakadaling gamutin. Aha. Our problem lang kasi we discovered it too late or meron tayong denial na something wrong with our family members. Apo. Yun ang problema din. Aha. Yung acceptance or the denial that something is wrong. Mm-hmm. So parang ang ibig sabihin po, Doktora Babes, yung iba ayaw ho magpagamot kasi sinasabi nila at kinakatwiran nila na wala naman akong sakit sa isip. Hindi naman ibig sabihin po nito, doktora, na kapag ka ikaw ay nagpa-check up sa isang psychiatrist na katulad mo, eh may sakit ka na sa isip, di po ba? Not necessarily. Yeah. Um,
office lang natin kung may medical problem, meron din po tinatawag na medical emergency. Opo. Kailangan alisin, gamutin. Mm-hmm. At yung bagay na yan, Doktora Babes, kapag ka hindi na agapan, sabi niyo nga, mayroong solusyon kapag ka early detection. Pero pag pinabayaan po yan, posible talagang lumala hanggang sa umabot na ho talaga na magkaroon talaga ng mental illness, doktora. Ako, sinabi mo, Dave. Opo. Itong programa mo maganda kasi it can help people who are in the dark. And at the same time, mabawasan yung stigma na ang pagpapasin sa psychiatrist ay para lang sa babae. Yeah. Correct. Oo. So yun kasi importante yung parang hindi niya matanggap ng isa na siya ay para kasing sasabihin baliw na ako, di ba? hindi ganun no? Kailangan gumawa ng paraan at mayroon kayong proseso na gagawin para bago pa lumala ay magamot na. At sabi niyo nga po, nagagamot po itong problemang ito, Doktora Babes. Actually, madali lang natin. Opo. Especially kung may acceptance in the part ng family. Yeah. That, ang dali lang din. Opo. Mm-hmm. Pero ang problema lang natin are the other factors. Like, real or meron some stigma na ang pagkatingin sa psychiatrist o para lang sa may problema sa pag-isip. Opo. The problem. Okay. Sa panig ng isa, halimbawa, wala siyang hindi niya ma-accept sa sarili niya na siya ay dumaranas na nga ng posibleng hahantong doon sa mental illness. Pero kung halimbawa, ako ang member ng family, halimbawa, anak ko o nanay ko or tatay ko ang nasa ganung sitwasyon, ano po ang mga symptoms yan? Ano po ang mga signs na yung aking kapamilya ay nagsisimula na pong dumanas ng depresyon na dapat maagapan at madala po sa psychiatrist, doktora? Mga symptoms lang, nag-iiba yung ugali, palibig pamukmuk lang sa isang lugar na hindi naman sa ganyan. Apo. May mga episodes ng iyak ng iyak at they see hopeless ang case nila or worthless ang pakiramdam nila sa person. Mm-hmm. Thanks na yun. Ayun, so parang yung nabanggit nyo, talagang mararamdaman mo na kapag kayong iyong kasambahay, gustong palaging mapag-isa, nagmumukmuk sa tabi, hindi mo makausap. Tapos may pagkakataon na iyak ng iyak lang. Pag tinanong mo, ano bang problema? Hindi niya masabi. O kaya naman, parang meron na siyang binabanggit na gusto niya nang tapusin yung buhay niya. Mga ganun, doktora, no? Yes, kung meron ng mga verbalization ng they wanted to die, opo, they had no hope, then those signs already. Ayun. Oh, so dapat mga ganun po mga senyales na nababanggit ng inyong mga kasambahay o kaibigan o mahal sa buhay, kamag-anak man, aba, dapat na po palang gumawa ng hakbang para siya po ay madala po sa isang psychiatrist. Ngayon, ang tanong, parang napakahirap na, halika, punta tayo sa psychiatrist at magpa-check up ko na. Yun yung parang mahirap na sitwasyon, doktora, Ano ko bang dapat gawin para madala po sa ospital o sa doktor? You are putting up a very relevant issue. Apo. Kasi yung mga tao naman hindi nagpapatingin sa psychiatrist. Yun nga. Because of the stigma. Pero alalahan mo, mental health, higa ng ratio. Ang important lang is to really the reality na ang depression ay nakakasira ng pamilya, ng buhay. Yeah. Isa kang pangarap. Tama. So kaya talagang mahalaga po na maagapan at ito po yung panahon na
pagpakitaan po natin ang pagmamahal yung isa po nating kamag-anak o kaibigan o mahal sa buhay para magamot ang problemang ito at masolusyonan, ano, doktora, ano? Tsaka, Dave, walang tumitili ang depression. Aha. Whether na successful ka, whether you don't belong to the, you know, the standards of society. Opo. Wala siyang pinipili talaga. Ayun. So, kahit na ikay simpleng mamamayan o ikay presidente ng isang kumpanya, eh ano mo, no? Walang kumbaga, hindi sasabihin ng isa na strong personality ako. Hindi ako maapektuhan ng depression o ng stress. Ganun po ba ang dating? Yung Miss USA. Opo. She's a lawyer. Yeah. I think a human rights lawyer. Opo. Tapos there were really no telltale signs. Uh-huh. But she jumped off the building niya. Hala. Sa New York. Yeah. Grabe, no? So that was really striking. Kasi accomplished siya. Wala ka makitang reason. Opo. For her to do that. But she ended in the night. Yan ang ebidensya, yan ang patunay, doktora. No, alam niyo, doktora, sa aking karanasan din naman sa pagko-cover ko sa mga police story, may natatanda nga po ako, doktora, sa bandang Mandaluyong, way back, almost, siguro, mga more than, o almost 2 decades ago, nung ako'y reporter pa sa field, na isang company executive ang nagbuhos po ng gasolina sa kanyang katawan at sinindihan niya ito at nagliyab ang kanyang katawan namatay po ito, kundi ano gagamalay yung biktimang ito at nung imbisigahan ng mga polis nagkaroon talaga ng matinding problema yung kanyang kumpanya kung saan siya executive, kaya talagang pwedeng mangyari po yan, ano, sa mga problema po kahit na mga taong masasabi ho nating mataas ang edukasyon at nasa mataas na posisyon, pwede ho talagang mabiktima ng matinding stress o depression, doktora. Walang pinipili din. Eh, importante din talaga is to take good care of our mental health. At saka pag nakikita tayo mga kamag-anak na may mga telltale signs, ibigay na kagad ang tulong. Ayan. At muli, siguro pawakas, doktora, i-address po natin ng mga kababayan po natin na mawala yung stigma na kapag ka ikaw ay pupunta sa psychiatrist o sinamang doktor sa isip, parang natatakot ka at ayaw mong tanggapin na ikaw ay may problema sa isip. Kasi hindi naman yung ibig sabihin yun talaga na ikaw ay may problema sa isip kung ikaw ay kumukonsulta sa isang doktor o psychiatrist. Go ahead, doktora. Nakikinig po ang taong bayan. Yes, at saka sa ating kababayan, importante lang din na aside from the physical aspect ng ating katawan, importante din na alagaan natin ng ating isip. Kasi hindi pa magkakaroon ng magandang buhay kapag ang isip mo ay alam mo. So don't be scared when you look or seek for treatment because of the best thing that you can give, no? Regalo mo sa sarili mo kapag maalim sa iyong isip. Ayan. Doktora Babes Arcera, maraming salamat sa panahon nyo. At least itong pinag-usapan po natin ay magbibigay po ng paalala at lakas ng loob doon po sa mga tao na nararamdaman nila yung stress at marahil depression, pero panahon na siguro para sila po ay magpatingin at the same time ay maisaayos ang kanilang mental health, lalo na ho ngayon na ang October po ay buwan po ng mental health awareness. Doktora Babes, thank you din, Babe, for being an advocate. Thank you, and thank you. And also for helping me, no? Opo. It's not easy. But yeah, with you around and my media friends, opo, it's worth it. Thank you very much. Siguro, from time to time, after ng isang buwan, doktora, makikipag-ugnayan ho uli kami. At importante ho na maulit-ulit po natin ito para po sa public service. Salamat po, doktora. Thank you so much, Dave.
Thank you. Okay. Inyo pong napakinggan ang, naku, napakagaling na psychiatrist rito. Marami na rin po akong nai-refer na mga kaibigan, pasyente, na natulungan itong si Dr. Babes Arsena. Huwag kayong maglala, hindi ho masyadong mahal naman yan. wala, hindi naman mahal magpa-konsulta sa isang psychiatrist eh. Yan. Pero ang pinaka-importante, di ba? Ito ang issue. Gumagastos tayo ng malaking halaga minsan para pagandahin yung mukha natin, di ba? Magkolorete ika nga sa ating mukha. Ayusin yung ating kilay, ayusin ang ating pisngi, mata, at ilong, o di ba? Buhok. O, pero how about yung ating isip, yung ating mental health? Importante ito. So kinakailangan din ho talaga, meron po tayong gagawing hakbang para po naman maisaayos ang kalusugan ng ating pong kaisipan. Sapagkat kung ang isang isipan po ay malusog, tiyak na malusog din ang buong katawan. Babalik po ang programang ORO sa DWIZ makalipas lamang ang ilang pagunita. Hello mga mami! Maikling tips lamang mula sa Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. So, napapansin nyo ho ba yung mga bisagra po ng inyong pinto? Pagka binubuksan nyo, nangingilo ho kayo, may mga nakakainis na tunog. Kinakalawang na po yung bisagra ng inyong pinto. Kaya ang gawin ho ninyo, ilang patak lang po naman sa mong bisagra, ilang patak lang po naman ng Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid dun po sa bisagra at presto, mawawala na po ang ingay o langit-ngit ng inyong mga bisagra. 5 minuto na lamang o gawin na nating 4 na minuto na lamang bago ho mag-alas sa 4 ng hapon. At yun na nga po, napakaganda po ng naging discussion natin ha, na minsan pinapabayaan po natin ang problema ho, may kaugnayan dito sa stress at depression. At dito nga po sa isang artikulo na tinutunghayan ko, hango dito sa jw.org, hindi naman daw ho masama talaga ang ma-stress. Normal lamang ito. At pwedeng makayanan pala ang tinatawag na stress at wag ho kayong gagawa ng mga hakbang kasi yung iba po yung stress ho nila bumabaling ho sila sa alak, droga o sigarilyo. O, di ba? Pag na-stress, panayang hitit ng sigarilyo, maling-mali ho ito. Lalo natin pinapasama ang katawan natin. Yung iba naman daw po, kain ang kain o nakatungangan na lang sa harap ng TV o computer. Ayun, pag na-stress. Hindi naman ho nakakatulong yung bagay na yon. At sinabi po dito ng artikulo na nakayanan ng marami ang stress sa pamamagitan ng simple lang ho naman, practical na pagkakapit po ng mga payo sa Bible. Paano ho ba nakatulong si iba yung practical na mga payong ito? Siyempre, wala ka ng iba pang mapagkukuna ng magandang payo, kundi yung mismong mga payo mula ho sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa Bible. Kabilang dito sa mga payong ito, yung magiging resulta ay magiging panatag ka sa mga impormasyong mababasa mo. At pagkatapos, bawasan yung sobrang dami po ng gawain. Ayan ha. At kung meron kang mga hindi pagkakasundo sa ilang kapamilya mo o kaibigan, makipagkasundo ka at ayusin ang sigalot. At yung mga masasaklap na karanasan, pwede mong ipakipag-usap sa ilang mapagkakatiwala ang tao at yun. Pwede kang magkwento sa isang mahusay na manggagamot para matulungan ka para ikaw ay makarecover sa stress. Okay, so hari nawa na kahit papano po ay nakatulong po ang programang ito sa ating public service para po malabanan po natin ang stress o depression.
At syempre, maraming maraming salamat sa mga nakaagapay po natin sa ating live broadcast ngayong hapong ito. Pinangungunahan po syempre ng ating mahusay na technician, si Engineer Jun Aguba. Thank you very much, Engineer, ha? At syempre, ang ating mga news writer, nandiyan po si na Abby Malanday at Ariam Sancho. At ang ating social media, sina Angelo Baño at Kim Gomez. At ang ating masisipag na mga communication assistant na sina Jessa Barameda, Maze Alinho at sino ba? Si James De Jesus. Yun, no? Kompleto, kompleto. At maraming maraming salamat. Friday ngayon, Sabado bukas, may trabaho pa rin po tayo. Abangan niyo po ang pang-Sabadong programa ng inyong lingkod, Biyahe ni Dave Oro, alas 7 ng gabi. Paalam na po ang inyong lingkod, David Oro po lamang, nag-iwan ng mga katagang. Maraming maraming salamat po sa pribilehyo na makapagserbisyo sa inyo. Oro sa DWIZ.